So guys, ito ready na yung mga tropa mag overhaul kami ng generator dito sa barko. So ayun guys, tingnan nyo po ano yung mga susunod na kabarata. Let's go! Meanwhile, my name is Elmer Peñaflor Cuerdo, isang marino. Isa na namang kabanata ng aking buhay ang inyong mapapanood sa aking YouTube channel, Self Statham TV. At sa mga hindi pa nakapag-subscribe, subscribe na po kayo. Like and share. Pindutin nyo ang notification bell upang palagi kayong updated sa lahat ng aking mga bagong upload. Thank you very much. Goodbye. A few moments later. Okay guys, yung mga gamit na pagkakitin namin. Ayan si Brian. Ay, mamaya na guys, may gagawin na kami. Bigat lang yung ragaan kasi malaki. Pinili natin yung ragaan, yung mga bolt ng ragaan, stud bolt. Pinili natin yan, stud bolt ng cover, yung cover sa palibot ng cover. Tanggalin din natin para pagka nilagay natin ang hydraulic jack ay walang sagabal kasi luluwagan po natin ang cylinder head nut para matanggal natin ang cylinder head. Kami guys, hindi namin yan pinaghahalo-halo. Halimbawa yung tinanggal sa number 1 na mga accessories ay hindi namin ihinahalo sa ibang tinanggalingan ng ibang cylinder head. Tuloy nito mga takip na to, dyan din niya sa number 1 nilalagay yung push rod, kakiraan push rod yan sa number 1 din nakalagay. Hindi namin pinaghalo kung yung pisa ng number 2 o kaya number 1, hindi namin yan pinaghalo-halo. Ito naman, tatanggalin naman natin ang fuel injector. O, ganyan lang guys, pagtanggal ng fuel injector. Ginagamitan ng puller kasi matigas po yan. Hindi kaya yung tanggalin ng kamay lang. Kaya pinupuller muna. Nagilin naman natin water jacket guys. Ayan. Water jacket. Ikabit naman natin ang mga cylinder head hydraulic. Yan guys, ang mga cylinder head hydraulic. Yan ang ginagamit natin na pangtanggal. Yan ang ating makagamitan guys sa pagtanggal ng cylinder head nut. Dahil hindi natin matatanggal ang cylinder head nut kung wala yan. Hi Rick. Yes, Eric. So ito guys, yung pinagalingan ng cylinder head.
kailangan lang natin linisan yung ibabaw ng piston liner, saka yung ibabaw ng piston linisan natin yung carbon. So ayun guys, baba tayo, titingnan natin yung cylinder head na binunot. Ayan guys, yung mga cylinder head na binunot natin, apat na piraso. Ayan, i-clean lang natin para ma-file lang maayos, at kung hindi natin alisin sa karito na iba, kabiglang tumakbo dahil ang barko guys tumatakbo at minsan na ginigiwang kami. Ayan na mga guys, yung tropa, magkakati muna kami, pagkasugas muna kami ng maruming kamay. Proper washing of hands. Naburot na namin yung apat na cylinder head na generator. So ayun, merienda muna kami. Okay. Later. So ayan guys, dito ko ngayon sa loob ng aking kabina. Natanggal na namin yung apat na cylinder head. So kape muna kami. Kaya ako umakit dito sa kabina kasi ito basang-basa yung aking t-shirt. Yung coverall hindi gano'n nabasa kasi naka-t-shirt ako. Kaya yung pawis ko dito lang sa t-shirt na ano lahat. Konti lang natagos dun sa coverall. So bibase muna tayo ng coverall. Tapos yun, mag-merinda kami. Okay guys, mamaya makikita nyo ulit yung mga susunod na mga gagawin namin. Okay? One eternity later. Yan po ang tamang paraan ng pagtanggal ng lumang gasket, lalo na pagkaganyang aluminum ang ating tatanggalan. Huwag po natin tutuktukin upang di ma-damage ang aluminum. Tatapos ay kakatbrasin na natin. Brasin natin ito guys para walang dumi o walang maging talang pagkapinalitan natin ng panibagong gasket at para walang leaking. Yan, ganyan. Dilinisan natin yan. At inugay, ito na yung mga bago natin na cylinder head. Naka-ready na. At yung isa ay naiakyat na. Kaya tatlo na lang. Ito na yung mga rocker arm din. Naka-ready na rin. Para self-pack. Ina natin yung kinakabit guys. Na number one cylinder head. Ito rin yung mga takip niya. Nalinisan na rin yan. Mga naka-ready na rin yung takip. Punta tayo dito sa pagsalpak ng number 1 cylinder head. Ayan. Binababa na at yan ay isasalpak na. Number 1 cylinder head. Tingnan nyo, malinis na yung ibabaw ng piston. At ibabaw ng piston liner, nalinisan na po yan. Kaya ready na para sa pagsalpak nitong cylinder head nito. So ayan na guys, yung number 1 nasasalpak na. Basta siguraduhin lang natin guys na nakasintro yan. Para pagka ibinaba ng chin block ay sintro. At ito naman yung pangalawa. Ayan si Brian. Yan, pangalawa na number 2 cylinder head. Okay guys, lapitan natin yung number 2 na cylinder head na isasalpak. Edit tayo. Akyat tayo. Ayan, number 2 yan guys. Sasalpak na. So ayan guys, nasalpak na. At lagyan naman natin ng mga nut. At pag nalagay na po ang mga nut, ilalagay naman natin yung panghigpit sa kanya na hydraulic cylinder jack. Ikakabit po yan dyan at makikita na yan yung mamaya. The next day. So ayun guys, ngayon ay sa pagkakataong ito guys, ipagkikita ko sa inyo ang tamang pamamaraan ng paggamit ng cylinder jack na ito sa cylinder head ng generator. So una, ikakabit natin yan mga bolt, yung bolt ikakabit natin sa bolt para
sa paghigpit po ng nut ng cylinder head. Ayan, idinulugtong natin, di ba? Tapos lalagyan natin ng jack na gamit ang hydraulic. So ito din po yung ginagamit natin sa pagtanggal ng mga nut o pagmalis natin ang cylinder head. So ipagkikita ko sa inyo kung paano to ginagamit pagka tatanggalin yung cylinder head at pagka ibabalik naman at ihigpitan yung nut. Kasi magkaiba po yung procedure ng pagtanggal sa cylinder head, sa dyan sa nut, at sa pagbalik at paghigpit ng generator, ay paghigpit ng nut pala. Ito nga pala guys, number 1, tapos na yan na nahigpitan. So dito na tayo sa number 2 maghigpit. Kasi kahapon ay hindi na inabot ng oras dahil gabi na. Kaya ngayong umaga na naman tayo magpatuloy ng paghihigpit. So pakita ko rin sa inyo mamaya kung paano hinihigpitan at kung paano naman yung proseso o procedure nung pagluluwag ng mga cylinder head nut. At hindi ko sa inyo napakita yung kung paano namin tinanggal dahil nagmamadali kami. Kaya maya-maya pagka naikabit ko na ito, pakikita ko sa inyo kung paano yung procedure ng pagluwag at ng paghigpit. So sabihin ko lang pala, yung pagkapahigpit po tayo guys, hindi na natin to iikutan ng pabalik. So pagka paluwag tayo, tatanggalin natin yung cylinder head at luluwagan natin yung mga bolt. Kailangan natin to na yung cylinder head jack niya ay kailangan natin iikutan ng isang ikot para pagka niluwagan natin yung mga bolt ay yung mga nut ay hindi po maiipit itong cylinder head jack. Matatanggal natin ng maluwag. Kasi kung hindi natin iikotin pabalik ng isang ikot pagkapaluwag po tayo ay hindi po natin matatanggal yan dahil maiipit siya, sisikip siya. Kaya iniikutan po yan ng isang ikot pabalik. Ayan. Ganito guys yung pagano. Yan, higpitan muna natin siya. Higpitan muna natin. Tapos iikot natin 'yan ng isang ikot. Isang ikot. Ito guys, sa pamamaraan nito, pagka paluwag po tayo pagka magtatanggal tayo ng cylinder head, ganyan. Iikutan natin ng isa. Ayan. Para pag niluwagan na natin yung nut ay hindi po maiipit itong cylinder head jack hydraulic, yung hydraulic jack hindi maiipit dahil inikot natin ng isang ikot pabalik. Kasi kung hindi po natin yan iikot ng isang ikot pabalik pagka halimbawa tatanggalin natin ang cylinder head, pag niluwagan natin yung nut ng cylinder head at nirelease na yung pressure, ipit po yan, hindi po natin yan matatanggal, hindi natin kayang tanggalin yan dahil maiipit yan. Kaya iniikutan yun po ang purpose ng kung bakit ibinabalik ng isang ikot. Yan, ganyan yan, may gap siya, ganyan yan. Yan ang paraan ng pag tanggal ng cylinder head. Kailangan may gap po yan. May gap pagkapatanggal. So, dito tayo sa gauge guys.
So ngayon, pagka naman tayo maghihigpit ng cylinder head, tatlong beses po ang proseso. Unang higpit, nasa 500 lang muna tayo. Hihigpitan na natin yung nut. Pag umabot na ng 500, iikotan na natin yung nut sa 500. Ang sumunod, 900. Yan yung last. 900 na, last na. At pagka na ikotan na ng naikot mo na yung nut sa 900, tamang higpit lang. Yan, 900 po yan, dyan. 900 dito na. Yan yung eksaktong higpit ng cylinder head bolt. Yan. Papabuti natin yan ng 500. Pag umabot na po ng 500, ay iikotin na natin yung nut. Pag umabot na ng 500, lahat na nut, iikotin na natin yan pahigpit. Bali, sa 500 muna tayo. Pag naikutan na natin ng 500, itutuloy po natin yan hanggang sa 900. Yun na yung saktong higpit. 900. 900 bar. Yan. Ngayon, ayan, 500. Pag umabot po ng 500 yan, hihintuin natin yung pump ng hydraulic. Ayan. Ayan o. So, ganyan. 500. I-stop po natin yan pag umabot na 500. At ihigpitan na natin yung ihigpitan na natin itong mga nut na cylinder head. Ayan. Higpitan natin ang nut dyan. Ayan. Higpitan natin ganyan. Hanggang sa pag ano, under naman ulit, 900, ikot na naman ulit. Ganun lang guys ang paghigpit. So ito ay binabalik na natin ang push rod. Unahin muna natin itong pinapasukan ng push rod na isal pack. Siguraduhin lang natin guys na ang o-ring niya ay bago para walang leaking. Tapos ito, ikabit naman natin ng water jacket. Rocker arm, salpak na ng rocker arm. At pagkatapos yan masalpak guys, rocker arm, higpitan ng maayos, katamtamang higpit. At pagkatapos magbabalp tapit na po tayo, adjust ng valve clearance. Mamaya papakita ko din sa inyo kung paano ina-adjust yung valve clearance natin, yung valve tapit na tinatawag. Ayan. So ngayon dahil nakita natin nakalubog ang bolt ng rocker arm, kailangan natin ikutin ang flywheel niyan para mailagay natin ang nut. So ayun guys, kailangan natin ikutan ang flywheel. Ikutin yung flywheel para mailagay natin ang nut. Dahil lang bolt ay halos nakapantay lang dyan sa rocker arm. O yan, ikutin natin ng ano yan, flywheel. So ayun, nailagay na natin ang mga nut. At ihigpitan na lang natin. At pagkatapos yan mahigpitan, ay ibabalp tapit po natin. So ayun guys, inigpitan na natin ng rocker arm at mamaya ay i-adjust natin ang valve clearance, valve tapit kung tawagin. Ipakikita ko rin sa inyo kung paano ina-adjustan ng valve clearance. So ayan, tapos na po tayong maghigpit. Halos takip na lang ang kulang yan.
basta mamaya pagkatapos na i-bag tapit, tatakpan na po natin dahil na ikabit na natin itong mga hydraulic pipe, yung supply ng langis, yung return ng IPO. Ayan, lahat na naikabit, number 1, number 2, number 5, number 6. Ito yung number 1. So ayun na, tapos na. Valve clearance na lang ang kulang dyan at ang takip, yun, maandar na. Ayun. Ayun, no? Yan si Brian. Yan. So dahil konti na lang anong gagawin, tapos na. Diba tayo? Ito po yung mga takit, guys. So ayun, malinis na. Really, pero linis-linis muna tayo. At walis-walis, ligpit. At gabi na. So ito yung camshaft, guys. So kailangan yung cam lug niya nakapantay na ganyan bago natin i-adjust ang valve tapit. Yan, ganyan, nakapantay na ganyan. So ayun, start na tayo ng valve adjustment. Tingnan natin muna kung yung clearance ay masyadong masikip o masyadong maluwag. So ayun, tama lang siya. So dito hindi makapasok, guys, hindi makapasok yung ating filler gauge. Ayun, sobrang sikip. Ayun, hindi talaga dito, ayos, aunahan. Ayan, ayun, tama dito, guys, tama. Medyo malagkit kaunti pagkat ginagalaw natin filler gauge, medyo sumasabit lang ng kaunti. Pero dito, ayun, masikip masyado, guys. So kailangan natin buksan ang nut at i-adjust natin. Ayun, sobrang sikip. Hindi basta-basta mabuksan. Ayan, matigas. Ayan. So ayan, pipihitan natin yan, guys, paluwag, para lumuwag yung makapasok yung ating filler gauge. Ayan, ihit lang ng kaunti. Hindi pa rin makapasok. Kulang pa. Ihit pa ulit. Luwag. Balik kaunti. Ihit kaunti pa. Luwag. Ayan, guys, nakapasok ng filler gauge. Pero masikip pa. Luluwagan pa natin. Ayun. Okay, guys. So, ayun, guys. Nahirapan pang ipasok. Ayan, nakapasok na siya. Ayan. Hindi sumasabit lang ng konti. Ibig sabihin, ayos na yung pagkaka-adjust. Kaya higpitan na natin yung nut. Ayun. Higpitan natin yung nut para pagka umandar ang makina ay hindi siya luluwag. Hindi magbabago ang clearance.
So ayun guys, ang pag-adjust ng valve tappet clearance, hindi piting maluwag at hindi naman piting masikip. Kailangan pagka hinila mo yung filler guides, mayroon lang sumasabit na parang konti. So yan, dahil maluwag, so maluwag na ganyan, kailangan natin i-adjust. So luwagan natin yung nut. Op, mali. Kailangan yung close para hindi masira ang nut. Sobrang bigas din guys ng pagkakahigpit. Ang mga huling nag-adjust nito ay yung dating circuit engineer. Sobrang higpit ng kanyang pagkakahigpit sa mga nut. Kaya mas maraming nasisira na nut na adjustment, napuputol. Yun yung talaga pag mga bago pa. So ayan, kailangan natin ikutan pa para mahanap natin yung tamang clearance. Basta pagka naramdaman nyo na medyo sumasabit kaunti ang filler gauge, ibig sabihin okay na siya. Hindi pwedeng maluwag, hindi pwedeng ma-impit. Ayun. Pagkatapos natin na badana ng filler gauge, na ramdaman natin na medyo lumalagkit yung pagsabit ng filler gauge sa bawat clearance, ay higpitan natin yung nut. At pag nahigpitan yung nut, kailangan natin i-check ulit kung nagbago ba o hindi. So ayun, ayos na yung clearance. Ito i-check natin kung tama ang higpit niya. Para pagka umanda rin makina, hindi magbago yung clearance niya. So, ayos na. Tapos na tayo guys mag-adjust ng valve tappet. Kano lang guys, pagka mag-adjust tayo ng valve tappet clearance, ganun lang. Tapos titik lang natin kung naiikot yung push rod. Ayan, naiikot siya, naiikot. Ayos. Ayos guys. O ganyan lang guys, pag mag-adjust ng valve tappet clearance. Ayan guys, tapos na. So ayun, ang galing nila daw. Ang galing niya na. Yan guys, ang firing order ng aming generator. Firing order number. Ayan, maraming salamat sa inyong panonood. Sana po nag-enjoy kayo. Sa mga hindi pa nakapag-subscribe, subscribe na po kayo mga tol. Pindutin mo na po ang notification bell upang palagi kang updated sa lahat ng aking mga upload. Like and share. Maraming salamat. God bless po sa inyo lahat.